Ayon kay Colonel Ivan Samarita, ang commander ng 202nd Army Brigade, ang 6 sa Morong 43 na nagbalik bundok ay naispatan ng mga tropa ng pamahalaan sa lalawigan ng Southern Tagalog at aktibo na naman sa armadong pagkikibaka. Ang 6 na nagbalik bundok na kabilang sa pinalayang Morong 43 ay sina Janice Javier, Franco Remoroso, Yolanda Makaraig na pawang taga Batangas, Mirna Olarte, Romeo de la Cruz at Earl Irene na lalawigan ng Rizal. Sila ay habol ngayon ng mga tropa ng pamahalaan sa kabundukan ng Southern Tagalog, paliwanag ni Colonel Ivan Samarita, ang Brigade Commander ng 202nd Brigade. Magugunitan ng Morong 43 ay nasikote ng mga otoridad sa Morong Rizal habang nagsasanay ng panggagamutan noong February 6, 2012, subalit pinawala ng korte dahil sa teknikalidad ng military operations. 5 sa mga ito nagbalik loob sa pamahalaan at naniraan sa loob ng Camp Kapimpinta ng Rizal at 6 naman ang muling namundok. Sa isinagawang security briefings ng Southern Luzon Command sa mga miyembro ng Defense Press Corps na bumisita sa Camp na Carlosiana City, sinabi ni Southern Luzon Command Chief Lieutenant General Roland Tedabali na labis na naapektuhan ng kalusang komunista sa programa ng pamahalaan ang IPSP Bayanihan. So, definitely, pinag-aaralan naman ang higher headquarters siya dito. Kasi yung iba-ibang sitwasyon, iba-ibang lugar, may kanya-kanya, diba? Like in Davao, bakit doon pinakamaraming guerrilla prawns? Kasi doon ang pinakamaraming sources of target for extortion, diba? So dito, yun nga, babatayan namin yung ano eh. Parang we cannot cover all the bases. Yung important bases lang, importante yung we are able to protect the people. Tapos yung sources for their extortion, yun ang binabatayan din namin. No? Ang pahayag at paliwanag ni Southern Luzon Command Chief Lieutenant General Roland Tedabali. Yan ang RH News, RH 911 Bing Pormento, naglilingkod sa pagbabalita.